Hello, what's up mga masters, mga bro. Welcome back ulit dito sa ating channel, An Electronics TV. For today's vlog, meron na naman tayo dito nga ayusin na isang DVD player. Ayan siya. So, ayan. Mega Pro Doremi. So, ang problema na dito, Magno no desk daw. So, testing natin mga bro. Saksa ko lang. Ayan. Power. Ayan siya. So, may power naman. Ayan. Naglo-load. Ayan, no disk. No disk siya agad. So, ayan yung disk niya. Ayan natin. So, bago pa naman yung disk niya. Linisin ko lang. So, ayan yung disk niya. So, try natin ulit. So, ayan. No disk pa rin siya mga bro. So, sa ganitong problema, marami tayong pwedeng maging suspect dyan. Pwede yung lens. Pwede yung mechanical niya dun sa loob. Sa mainboard, kaya sa yung spindle motor niya. So yun yung mga posibleng sira, kaya bubuksan natin to para malaman talaga natin, check natin sa loob. So standby lang mga bro, bubuksan ko lang. So ayun mga bro, nabuksan na natin. Testing natin ulit. Ayan, power lang natin, nakasaksak na kasi 'to. Testing natin. Tingnan natin kung umiikot ba talaga 'tong desk niya. So no desk mga bro. So hindi umiikot 'yung desk niya mga bro. Ayan siya. Close. Load. So ayan yung desk na hindi naikot. Ayan. Biglang nagno-no desk. So malamang problema natin yung motor niya. Buksan natin to. Tingnan natin, baka ano lang, baka stock up yung motor niya. So, hindi stock up yung motor mga bro. Ayan o. Nag-free wheel siya o. Ayan. Nag-free wheel yung motor niya. So, hindi stock up yung motor. Testing natin kung umiilaw ba yung lens. Tapos, iikot konti to. So, ayan. So, ayun. So, umiikot naman konti lang yung lens. Tapos, yung motor, tapos yung lens naman umiilaw. So gagawin natin dito, check natin yung motor niya, spindle motor niya, baka sakaling ito yung sira or niya, posible ito na nga yung sira yung motor niya. So tatanggalin natin yung mga bro. Check natin yung motor niya mga bro.
check natin yung resistance ng motor niya. So ayan. So wala siya mga bro, oh. Halo shortage siya. Ayan oh. So sira nga tong motor na to mga bro. Sira nga to kasi oh, shortage siya. 0.07 ohms. Ayan, nagbabago siya. Ayan, 0.07 ohms. So sira nga yung motor nito. Papalitan natin. Tingnan natin 'yan. Ilitin natin. So ayan nga oh. Yan. 0.7, 0.8. So sira nga tong motor nito mga bro. Tanggalin lang natin. Check natin yung resistance ng motor niya. Check natin ulit. So ayan oh, 0.08, shorted na nga siya. Walang tayo ng pampalit nito mga bro. Hanap lang ang pampalit. So ito mga bro, may nahanap tayong pampalit. Ayan siya. Check natin yung resistance ng ipapalit natin. Ito yung good motor. So ayan. Ayan. Nasa, teka na, nagpabago-bago eh. Nakagalaw kasi. Yan. So, nasa 8 ohms siya. Yung kanina, itong sira na to, ito. Yan, 1 ohm. 0.08, 0.09. So, ito yung sira. So, ito yung papalit natin. Ito yung 8 ohms. So, try natin palitan. Ito galing lang din to sa ano, dun sa may isang sirang DVD doon, sira yung lens. At tinanggal ko yung spindle motor niya kasi pinalitan ko ng isang buong set, yung isang ganito na ito, isang set lens kasama na yung spindle motor. Kaya yung motor noon, ito yung ginamit natin ngayon. So align lang natin yung butas. So yan, nakabit natin mga bro. Ngayon testing natin kung iikot ba to. So yan, nakapower siya. Close. So yan, umikot siya mga bro. Umikot siya.
Try natin na may ano. Try natin na may desk. Power on ulit natin. Ay, nakasaksak. Hindi nakasaksak, nabunot. So, ayan. Saksak natin. So, nag-power siya mga bro. Ayan. Check natin kung iikot yung motor. So, ayan, umikot na siya mga bro. Pansin nyo. Ayan. Bilis ng ikot niya. So, ngayon, antayin na natin kung maglo-load ba to. Magpe-play. So, ayun. Meron na tayong yan. 000. So, ibig sabihin, yun lang yung sira. Yung spindle motor niya. Stock up ay shorted na kaya ayaw nang umikot. Bihira lang naman mangyari sa mga DVD player ito mga bro. Yung kadalasan, pag notice, kadalasan talaga yung lens. Maigi pa rin, i-check natin muna yung ano. Yung motor. Pag katulad na halimbawa ng ginawa natin. So, visible naman yung problema. Nakita natin na hindi umiikot yung motor. So, yeah, kaya pinalitan agad natin. So, pipixel natin to mga bro. Okay na to. Nag-play na siya. Umiikot na yung lens. So, ipipix ko na lang to mga bro. Tapos, pwede na i-release sa customer to. Simpleng trouble lang mga bro. Pero, sana sa mga baguhan, may natutunan kayo. So, salamat sa panonood mga bro. Ito lang yung sira. Yan. Thank you.